Sup traders, welcome back to my channel. So today, tuturo ko sa inyo kung paano i-plot ang Cypher Pattern. So simulan na natin. So as you can see on my chart, mayroon tayo ditong sample ng bullish Cypher Pattern at bearish Cypher Pattern. So ganito lang yan guys. X lower than point D, ito sa bullish, A lower than point C. So ganito lang, maliit na pullback tong point B. Ito bearish naman, Cypher Pattern, same principle, X higher than point D, A lower than point C. So same principle lang sila guys, magkabaliktad lang. So mayroon tayo ditong sample mismo sa ating charts, no? Which is link USDT yung gagamitin natin ditong sample. Now to get the validation levels, kailangan lang natin sundin tong rules na i-apply natin. So, punta na tayo sa chart. Okay, so dito, sa chart natin, nakita natin, no? Mayroon ako dito nakita na impulse wave pataas, pullback, then pataas ulit, which is na-recognize ko sa Cypher Pattern. So, minesure ko ito kaagad, guys. Minesure ko siya from A to X agad. Minesure ko. Kinuha ko yung mga levels na importante. Yung minesure ko, nakita ko, Cypher Pattern siya, potential Cypher Pattern talaga. Now, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga titignan yung levels, kung paano ko ito nakuha, no? So, first, may validation levels tayo dito. Validation rules, ito, getting point B, X to A, minimum 0.382 and maximum 0.618 area. Gagawin natin bullish Cypher Pattern itong nakita natin, just like sa ating chart na nandito, no? Which is bullish Cypher Pattern. Ito. Ito yun guys, itong letter M. So ganito yung nakita natin. So expect natin ng reversal D point. Okay, so tuloy tayo. Okay, so now, re-retrace na natin to guys. Dito sa markdown natin ng X. Okay. Ito yung A. Okay. So, nakuha natin X to A natin. Markdown natin ng Fibonacci, which is harmonic na naman. Okay. So, yan. From dito sa point X. Sa weak ng point X, sa pinaka-lows niya, papunta ng point A. Dun sa pinaka-taas. Okay. Now, you're getting the 0.618. Natouch yung 0.618. Nag-close yung body sa 0.5. So, valid ito, guys. Valid as magiging B point natin. Yung dito, guys. Yan. So, i-mark nyo lang. Now, nakita rin natin dito, may mataas na wave, impulse wave packet dito, no? So, i-measure natin yan. Ngayon, guys, itong sa Cypher Pattern, iba siya sa mga ibang patterns ng harmonic noon. Iba yung pagkuha niya ng measurements. So, getting point C naman tayo, ang pag-retrace dyan dito, guys. Itong point A, ito, i-retrace mo yung dulo niyan, papunta ng point X. Okay? So, yan. At kukunin mo yung level na 1.272. Minimum yan, guys, ha? Maximum 1.414. Okay, so body should not close above 1.414 area. So, ito yung 1.414 area natin. Diyan, and 1.272. Yan. Okay. So, sana nakakasunod guys, no? So, ito, nakita natin, no? Tinamaan niya yung 1.272 area natin. Ito nga, tinamaan niya. Tumama siya sa 1.272. So, valid to guys. Valid siya. Now, mayroon na tayong point C. Markdown natin as point C. Okay. So, delete na natin to. So, ito guys. Ang invalidation point na to, kapag ang body nitong sa chart natin at ang body nitong candle na to, kung nag-close itong body niya dito sa above ng 1.414 area, hindi na siya valid as Cypher Pattern. So, invalid na kaagad yun, guys. Kapag ang body ng candle nag-close above dito sa 1.414 area na to, invalidation point natin yun. So, hindi na siya potential na Cypher Pattern. Sa pagkuha ng letter C yun, guys. Ha? Okay? So, now, we're getting into D point na. Getting D point, ang pag-measure naman dito, iba din ulit. X to C guys, okay? Ang pagkuha dito, X to C. So, dito sa baba ng X, papunta ka ng C point. Dito sa dulo ng C point. Yan, okay? So, make sure na accurate yung measurements nyo guys para yung entry points nyo, kung iti-trade nyo na siya, accurate din, no? Yung stop loss na paglagay nyo,
accurate din lahat. So, ito, XOC 0.786 level. Okay, invalid if touches 0.886. Oh, so ito guys, ito. Maganda to. 0.786, tinamaan niya. Pero muntik niyang tinamaan itong 886 area natin. Hindi niya tinamaan yung 886 area. Muntik guys, oh. Sobrang muntikan na, no? Diba? So, pag tinamaan yung 886 area na yan, invalid a cipher pattern na to guys. Okay, so, ma-markdown na natin siya as D point dito. D point na natin to. So, buo na yung cipher pattern natin. Now, kunin natin. Pwede itong XABCD pattern or pwede din naman itong cipher pattern mismo. So, parehas lang naman yun guys. So, yan ang point D. Now, kung paano mo siya ititrade. Okay? So, ang entry point mo, kapag ititrade mo siya dito sa D point, ang entry point mo is always D point. Dito sa 786 area. So, retrace natin itong X to C. Ang entry point mo, itong 786 area. Diyan ka papasok. Diyan ka maglo-long position. Okay? So, sabihin natin, dito ka nag-long. Okay? Tinamaan. Dapat sa C point, itong nabuo itong C point, dapat potentially nag-aabang ka dito papunta ng D point, no? Para makuha mo itong D point. Kasi usually kapag nag-retrace siya pababa dito, mataas ang reversal chance ito guys. High probability na mag-reverse na siya kaagad, no? So, yun na lang. Kung may nakita kayong mga divergence, bullish divergence, possible talaga, high probability na maganda i-trade tong setup na to. So now, entry point natin, 786. Ang stop loss mo, ang invalidation mo dito, below the point X. Below lang dito sa point X natin. Dito sa point X, below lang yan. Okay, yan yung point X natin, no? Dito guys. Ito yung point X. Yung iba, ang ginagawa, baba lang yan. Dyan lang sa baba. Kasi invalid na to guys. Ang cipher pattern kasi invalid na once ang D point niya lower than point X na. So yun, bukod sa tinamaan niya yung 886 area natin sa D point na invalidation point, lalong invalid na siya guys kapag tinamaan niya pa tong sa X natin. Kapag lower than X na siya, nag-close or tinamaan ng wick, no? So invalid na pattern na siya kagad. So ito, so ang ginagawa na ng iba, ganyan, dyan ang stop loss nila, which is maganda naman, pero usually ang ginagawa ko kasi ako, dito naman, ang ginagawa ko, ang stop loss ko is 886 area. Dito ang stop loss ko guys. So sobrang nipis lang, pero ano yan, high risk yung ganyan guys, pwede kasi kayong ma-stop lossan kagad dyan. Pero ako, ang trade ko kasi sa ganitong cipher pattern is 886 area, yun ang invalidation point ko kasi. Which is, nagko-coincide naman sa invalidation point ng cipher pattern. Okay, so now, for dahil nakuha natin yung stop loss at entry point, TP area naman tayo. Ngayon, sa TP area natin guys, take profit naman tayo ngayon. Kukunin ko yung C point, pababa ng D point. Once na completed na yung D point guys, kukunin ko tong 618 area. Pwede dyan. Pwede ka mag-TP na dyan, no? Or pwede mo rin kunin itong C point. Okay, kung swing trader ka, yan. Pwede mo makuha yung mga ganyan. Pwede mo kunin yung C point or pwede mo rin kunin itong A point natin. Dyan guys, yan ang mga TP area mo. So, ito, dito sa area na to, yan, at itong 618. Yan ang mga target mong price, no? So, kung dito ka naman, 1:4 ratio ka. Kung dito, 1:6 ratio. Grabe na pag ang TP area mo sa 6. No? Ang ganda ng trade setup na ganito, guys. Sobrang nipis lang ng SL mo. High risk siya, pero worth it yung reward niya, no? So, yun yung kagandaan cipher pattern, guys. Yung invalidation point mo, marami kang magbabasahan, no? So, yung stop loss mo, hindi ka mahirapan mag-decide. So, ngayon, guys, etong pag-trade na to, hindi porket nabuo na yung cipher pattern, i-entryhan nyo na kaagad, no? So, kailangan nyo ng confirmations, kailangan nyo tumingin, no? Ng mga divergence, fundamentals, volume, importante ang volume, guys, kasi hindi gagalaw ang market ng walang volume. Sa case naman natin, bukod sa nabuo natin tong cipher pattern, meron tayo dito nakita na a bullish divergence. So, ito, lakihan lang natin, no? Tapos, i-zoom natin dito. So, ito guys, may nakita tayo dito ang bullish divergence. Dito sa consolidating area ng 786 sa point din natin, may nakita ako dito na ito,
May nakita na akong divergence, no? Diyan sa area na yan. Ayan. So, nakita natin downtrend dito. Tapos, ito, sa RSI niya, uptrend sa RSI. So, bullish divergence. So, another confirmation natin yan, bukod dun sa Cypher pattern natin, na high probability ang reversal na tong market na to dito sa area ng 786. So, kung papasukan mo yan, dito sa 786, good trade na yan, guys, kasi nakakita ka ng confirmations mo, which is magandang trading setup naman. So, abangan nyo na lang yung mga live charting natin. No? Sana may natutunan kayo. Thank you guys for watching. Follow for more.